kumin. Ah, grabe. Ganda ng kwento, mga papato. Oh, man. Miss you, Glock. Mga papatok, no? Kung di nyo natatanong, isa talaga si Sir Glock ngayon sa naging influence ko pagdating sa mga gantong galawan, no? Yo, check mga kanok ng papatok. Magandang hapon sa inyo lahat. Anong putok na balita sa inyo? Putok na balita sa akin. Kagising ko lang, no? And napuyat din ako kahapon talaga. Or kanina. No? Nag-live ako. So, yun. Gusto ko lang kayo kumustahin. Anong putok na balita sa inyo? Putok na balita sa akin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang request, no? Na ngayon lang inilabas ata to. So, labas muna tayo sa mga, no? Sa mga diss track. Kung ano mang track na about sa diss track. Gusto ko lang sanang bigyan ng tuon itong request sa akin dito. Ito nga yung bagong-bagong labas ni Sir Glock 9, no? Siyempre, napapunta ko dito. So, ito ay... Ayan, nakakamiss lang gawin si Sir Glock dahil madami na rin track siya na ginagawa pero hindi ko nagagawan. At this time, siguro ito yung time para gawa naman natin si Sir Glock. Okay? So, ready na ba kayo? Sige, sige, sige. Game, game, game. Bakit hindi? Shoutout kay Lira sa kay Sir Glock. Wait a minute. Premier 5 years ago. Basa lang tayo dito. Composed by Aristo Teta Rich Bay. Oh, wow. May ano, may lyrics. Sige, the game. Tanan-tana, no? Ano? Tanan na yung itatakas mo yung taong mahal mo. Parang gano'n. Ulit nga, ulit. Tanan nga, tanan. So, it's all about tanan, no? Kung saan, ano, itatakas mo yung isang taong mahal mo, no? It's either lalaki o babae, pwede naman siguro nun. Para sa kayo nagtanan nun eh. Papatok, no, dun sa unang ano na nakikita ko na ano na bakit daw hindi dumating yung isang lalaki, no, na ang hiling ng babae is itanan siya, something like that. And nakita ko din na parang ikinasal siya sa ibang tao, tama ba ako? May lyrics nga pala dito sa baba. Bakit hindi ka naman dumating, sinadyang biguin mo ako, mo ang aking hiling. Bakit hindi mo ako hinintay, kailangan ibigay ko ang aking kamay. Sa taong hindi ko naman minahal, ngunit di nagtagal, kami ay kinasal. Ah, okay, okay. So yun na nga mga paputok, gaya ng mga napapanood din natin sa pinikula, no? Parang ganun din yung story niya dito. So ang tanong lang dito, bakit daw hindi napagbigyan ng lalaki or hindi tinupad yung pangako na hiling ng babae na itanan siya, no? It's either itanan siya or magtanan sila, something like that, no? At napakasal na nga siya sa ibang tao. Sa bit ng bus, alam ko, iboto sa akin ang iyong mga magulang. Kasi kung ano mang meron ako, kakunti ay kulang. Merang laman ng pitaka ko, ikay bilis mabilang. Nasahod na ako sa Lunes, kaya pwede na mangutang. Pero kahit langit at lupa ako, alam mo, lamang ako naglakad loob ng ganito. Yun, no? Kinukwento ni Sir Glock dito yung ano, yung buhay na meron siya and bukod dito, yung pagtanggap sa kanya ng magulang ng babae. Okay, tuloy tayo ah. Lalo na nung nalaman ko na may pag-asa ako, pakiramdam ko ay kayang-kaya kong buhatin ang mundo. Ayun na nga, pinayagan mo akong sunduin kita. Hawakan ang iyong kamay kahit nakatingin sila. Kita-kita ko ang aking saya sa iyong mga mata. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng iba. So
So yun, nagkaroon ng chance si Sir Glock or yung lalaki na alam niyo yun, tanggapin yung pagmamahal na meron ang isang tao. And at the same time, hinahawakan na rin yung kamay niya. So puntos yun bilang isang manliligaw. Ay alam niyo yun, kapag nanliligaw ka at nagkakaroon ng chance sa mga ganung bagay, lalakas lalo yung loob mo. Okay, tuloy tayo. Tumang-tuwa ka sa mga regalo kong di mamahalin. Kahit na sumumurahin, sabay tayong kumakain. Ako'y nagpapasalamat kahit na di madasalin. Pero bakit nag-iba yata ang ihip ng amin? Oh, dun sa point na yun, no? Parang bakit nag-iba ata yung ihip ng hangin. Parang masaya naman sila, pero dumating yung panahon na may something na nagagalap na hindi maintindihan dito ni Sir Glock 9. Okay? O nung isang lalaki. So hindi natin alam, tuloy natin. Hanggang isang araw parang iniiwasan mo ako. Hindi na kita masilayan kahit nasa bintana niyo. Ilang linggo ang lumipas, nagbakasakali ako. Buti na lamang at sinagot mo na rin ang tawag ko. Bakit ka umiyak? Ano bang dahilan? Parang awa mo na susan. Sabihin mo naman, narito ako para sa iyo kahit ano pa yan. Pero di ko inaasahan ang kanya naging kasagutan. Oh man! Ano ba yan? Lamok na naman. Shoutout nga pala sa lamok na pinatay ni Mama. Politika na bans! Politika na bans! So dito mga papatok, sinasabi dito ni Sir Glock 9 na tumamlay yung babae ng lamig, no? At yun na nga, dumating sa point na hindi na siya sinasagot yung mga tawag niya. Hanggang dumating na yung oras na sinagot na rin yung tawag ni Sir Glock 9, no? Or nung isang lalaki. At ang pangalan nga pala ng babae ay si Susan, okay? So dito mga papatok, tinanong ni Sir Glock 9 kung ano nga ba yung problema, kung bakit naging ganito ka, ba't naging ganyan ka. At sinagot naman agad to ni Susan, no? Na kung saan, kung ano man maging problema, tutulungan kita, iintindihin kita, walang problema dyan. Pero nabigla na lang si Sir Glock 9 sa narinig na sagot ni Susan dito, no? Ito nga yun, ha? Pero di ko inaasahan ang kanyang naging kasagutan. Tuloy tayo, ha? Gandang kwento yata nito. Gusto ako ipakasal ng aking ama sa iba. Ay! Nahihilingin ako sa'yo. Sana ay pumayag ka. Bago magsimbang gabi, dun sa lumang talipapa, sasama na ako sa'yo. Basta hihintayin kita. Dali-dali akong umuwi, hinakot ang damit. Dalawang maong, limang kamiseta, kaso ang isa'y punit. Ngunit ang mundo'y sadya nga yatang napakalupit. Dahil kaming dalaway, hindi na magkikita pa ulit. What the heck? Labo yata nung. Magtataanan na sila eh, kaya pala no. Yun yung hiling ng babae, pero bakit sinabi ni Sir Glock yun? Isa'y punit. Ayun, nag-ano na nga siya eh, nag-ano na nga siya ng mga damit eh. Kaso ang isa'y punit. Ngunit ang mundo'y sadya nga yatang napakalupit. Dahil kaming dalaway, hindi na magkikita pa ulit. Magtatanan sila pero di magkikita ulit. So yun pala yung chorus niya, no? Ibig sabihin, hindi talaga dumating yung lalaki doon sa tagpuan nila ni Susan, no? Na bago magsimbang gabi, parang ganun yung pagkakatanda ko na magkita tayo doon sa ganun. Nag-impake naman, pero ba't ganun? Matanggal. Yan ang sakit kapag tinalikuran ka ng iyong mahal. Mabuti na rin yun siguro kasi tingnan mo naman. Maayos ang iyong buhay at inyong kinalalagyan. Sunod sa layaw ang inyong tatlong anak may laruan. Hindi ko kaya nilikan yung ganyang karangyan. Ang meron lang ako dito ay pag-ibig na tunay. Papantayan ka habang ikay nagkagayat ng gulay. Suot ang bigay ng gaster, lumanag ko pa sa kulay.
Ang telang kasi lambot ng buhok mo nakalugal. Sa gabi alam kong hindi kanya pinapansin. Ayaw kanyang alagaan pero bakit inaangkin? Parang isda na bilasa sa palengke mumurahin. Doon kanya hinahamping tuwing ikay naglalambing. Post ko lang ha, pasensya na hindi ko na na-post no. Dinala ako ng ano, ng lyrics no, no kung saan ay nagkaroon na ng anak, na ipakasal na no, at parang alam mo yun, dumating sa point na na-realize ni Sir Glock na wag na lang makipagtanan dahil hindi ko kayang ibigay yung mga buhay na para sa tatlong anak na kung sa parang kwento niya lang yun ha, dun sa base sa kwento niya no, no kung saan may tatlong anak no na nabibigay yung luho no. Pero may something pa rin naman dito sa pagkakataong kwento dito na ano ba yung sabi dito? Wait lang ha. Dito ha. Patawarin mo ako. Dito. Sa gabi alam kong hindi kanya pinapansin. Ayaw kanyang alagaan pero bakit inaangkin? Doon sa part na yung mga paputok no. Masakit para kay Glock na inyo no. Na kung saan. Yun na nga. Di ba? Parang kayo yung nagpakasal pero parang inanakan mo lang. Tapos hindi mo naman mahal. Si Susan. Parang ganun no. Normal na kwento yun na nakikita din natin sa mga telebisyon na naipapakasal yung isang anak sa ibang tao na hindi niya naman mahal no, pero may mahal siyang iba. So ibig sabihin mayaman talaga si Susan no, kasi naireto siya eh. O tuloy tayo mga paputok ha. Masyadong malungkot yung nararamdaman ko dito sa tana na to. Marinig ko ang bulong. Isang malakas na putok ang sa ulo ko'y dumadundong. Tumatagas ang alaala, kinakaladkad sa paa. May isa tiningnan pa kung di na ako humihinga. Puwing na lupa at bato sa aking mga mata. Bakit ito ang sinapit at napunta ka sa iba? Lagi mo akong kasama, masaya na rin ako. Na may isang natupad sa mga kahilingan ko. Marahil ay nagtataka bakit alam ko lahat to. Ang bangkay ko'y nakalibing sa ilalim ng bahay. Oh man. Ah, grabe. Ganda ng kwento, mga paputo. Oh man, miss you, Glock. Mga paputok no, kung di nyo natatanong, isa talaga si Sir Glock na yun sa naging influence ko pagdating sa mga ganitong galawan no, dito sa Pinoy Rap. Isa si Sir Glock na yun sa pinakamaganda magkwento ng storya no. Grabe, ang galing. Doon, sinabi yung kwento na kung ba't di siya nakapunta sa tagpuan. Ayoko na sanang sabihin sa iyo ang mga ito, pero baka ito ang susi ng katahimikan mo. Marami nagtataka bakit alam ko lahat to. Ang bangkay ko'y nakalibing sa ilalim ng buhay. So yun yung pinaka-istorya na ginawa niya dito. Okay? So yun mga paputok, kung nag-enjoy kayo, like, share, and comment kayo dito sa video to. Okay, nung papatok, saying, take care, because we care kapayapaan. God bless all, pray for us. Share niyo to ah, yung kanta ni Sir Glock.